Mga kwentong kababalaghan ni Mang Growly. Maraming salamat sa mga nakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Sa isang maliit na bayan na kilala sa mga kwento ng mga kababalaghan, naroroon si Mang Miguel, isang matandang manggagamot. Isang araw, habang siya'y naglalakad sa kagubatan, bigla siyang nahajop ng usok mula sa isang lihim na puwang sa puno. Naglabasa ng isang maliit na itim na duwende, tila'y may malaking lihim na nais ibunyag. Mang Miguel, aniya, may regalo ako para sa iyo. Ito ang anteng-anteng na kayang protektahan kalaban sa mga aswang. Hinawakan ni Mang Miguel ang maliit na anteng-anteng na kakaiba ang anyo, may makinis na itim na bato na tila'y nagliliyab ng kaunting liwanag. Ano ito? Tanong ni Mang Miguel. Isang espesyal na anteng-anteng ito, sabi ng itim na duwende. Ito'y may kapangyarihan na gawing hindi kita makikilala ng mga aswang. Magsisilbing lihim na depensa mula ban sa kanilang masamang balak. Tinanggap ni Mang Miguel ang anteng-anteng na puno ng pagtataka at pasasalamat. Hindi niya alam kung gaano ito kahalaga sa hinaharap, ngunit handa siyang subukan ang kakaibang kapangyarihan nito. Ang kanyang kwento ng paglaban sa mga aswang at ang paggamit ng anteng-anteng ay mag-uumpisa na. Isang gabi, nang ang buwan ay nagsilbing lihim na saksi sa kagubatan, lumabas si Mang Miguel na may bitbit na kanyang bagong anteng-anteng. Sa ilalim ng kanyang makapal na kapote, naglakbay siya patungo sa madidilim na lugar na sinasabing paboritong tagpuan ng mga aswang. Sa malayong kuok, napansin ni Mang Miguel ang malabong anino ng mga aswang na naglakbay sa gabi, nagbabalak na maghasik ng lagim. Dali-daling isinuot ni Mang Miguel ang kanyang anteng-anteng, at agad na nagbago ang kulay at anyo ng kanyang katawan. Nang may lumapit na aswang, hindi siya nakakilala kay Mang Miguel. Sa ilalim ng kanyang kakaibang itim na porma, nagtago si Mang Miguel sa lilim ng puno. Napansin ng aswang ang kanyang presensya, ngunit parang bulag ito sa tunay na identidad ni Mang Miguel. Sa kabila ng pangangamoy ng dugo at kaharian ng mga aswang, nagtagumpay si Mang Miguel na manatili sa lihim na pagtahimik. Hindi alintana ang panganib, naging malupit ang kanyang determinasyon na itaguyod ang kanyang misyon na protektahan ang bayan laban sa mga nilalang na nagdadala ng takot. Sa pagtatapos ng gabi, nagtagumpay si Mang Miguel sa kanyang unang laban gamit ang anteng-anteng na ibinigay ng itim na duwende. Ngunit alam niyang ito'y simula pa lamang ng mas matindi at masalimuot na laban na kanyang haharapin. Ang kwento ng anteng-anteng ni Mang Miguel at ang kanyang pagtanglaw sa bayan ay magpapatuloy. Nagtagumpay si Mang Miguel sa kanyang unang laban, ngunit alam niyang hindi sapat ang tagumpay na iyon para tapusin ang kanyang misyon. Dahil dito, nagtungo siya sa kanyang tiyuhin na kilalang eksperto sa espiritual na mga bagay. Tiyo, bati ni Mang Miguel nang makarating sa bahay nito, may dala akong anteng-anteng na ipinagkaloob sa akin ng isang itim na duwende. Ito raw ay makakatulong sa akin laban sa mga aswang. Nang makita ng tiyo ang anteng-anteng, tumanggaw ito at sabi, "Anak, ito'y isang napakapangyarihang kagamitan. Subalit, kailangan mo ring palalimin ang iyong sariling lakas at kaalaman. Tuturuan kita ng mga lihim na paraan ng paggamit nito." Sa pangunguna ng kanyang tiyo, nagsimula si Mang Miguel sa masusing pagsasanay. Itinuro sa kanya ang mga ritual, dasal, at pamamaraan na magpapalalim sa kanyang koneksyon sa anteng-anteng. Sa bawat araw ng pagsasanay, nadidagdagan ang lakas at kaalaman ni Mang Miguel. Isang gabi, nang muling magtagumpay siya laban sa mga aswang, napagtanto ni Mang Miguel na ang anteng-anteng ay nagiging mas mabisa habang tumatagal. Nagsimula itong kumikislap ng mas maliwanag at nagluluwal ng matinding enerhiya. Ang bayan, kahit hindi alam ang lihim na taglay ni Mang Miguel, ay napapakinabangan ng kanyang tapang at husay sa pagtanglaw.
Ang kwento ng anting-anting ni Mang Miguel ay nagiging buhay na pagsasanay ng pag-usbong ng lakas at pag-ahon laban sa malupit na kadiliman. Isang gabi, habang si Mang Miguel ay naglalakbay patungo sa kagubatan, napansin niya ang kakaibang ilaw na nagmumula sa isang lugar na hindi pa niya nararating. Tinahak niya ang masusing landas at natagpuan ang isang lihim na lugar kung saan nagtitipon ang mga itim na duwende. Dahil sa iyong tapang at dedikasyon, Mang Miguel, sambit ng pinuno ng itim na duwende, inaanyayahan ka namin sa aming kaharian. Ito ang lugar kung saan nabubuo ang kapangyarihan ng anting-anting. Sa kaharian ng mga itim na duwende, dinala si Mang Miguel sa isang eskwelahang puno ng mga kaalaman at mahika. Tinutunan siya ng mga diwata at engkanto kung paano palakasin ang kanyang kaisipan at damdamin upang higit pang mapabuti ang paggamit ng anting-anting. Ang anting-anting ay hindi lamang isang pangdepensa, Mang Miguel, pahayag ng isang diwata. Ito ay isang instrumento ng pagkakaisa sa buhay at espiritual na kapayapaan. Sa bawat hakbang mo, ang iyong puso ay muling binubuhay ang kaharian ng lihim na lakas. Sa pamamagitan ng mga aral na natutunan ni Mang Miguel, mas lalong lumalim ang kanyang pag-unawa sa likas na puwersa ng kanyang anting-anting. Nagiging mas malakas ang kanyang koneksyon sa mga diwa ng kagubatan, nagiging mas maalam sa mga sekreto ng kalikasan. Mula sa kaharian ng itim na duwende, bumalik si Mang Miguel sa kanyang bayan ng puno ng bagong lakas at kaalaman. Ang kwento ng anting-anting ni Mang Miguel ay nagiging paglalakbay tungo sa mas mataas na antas ng kaharian ng espiritual na may layuning protektahan ang bayan laban sa mga aswang at mabawasan ang takot ng mga tao. Nang maglaon, sa kabila ng mga tagumpay ni Mang Miguel, lumalim pa ang kanyang pangarap na gawing ligtas ang kanyang bayan. Naisip niyang hindi sapat ang pagiging malakas sa pisikal at espiritual, kinakailangan rin ang malasakit at pag-unawa sa mga nilalang sa kagubatan. Isang araw, naglakbay si Mang Miguel patungo sa lugar kung saan madalas makita ang mga aswang. Dala-dala ang kanyang anting-anting, sinikap niyang makipag-usap sa kanila. May mga dahilan kayo kung bakit nagiging ganito ang inyong landas, ani Mang Miguel. Hindi ko kayo lalahitan, ngunit ipinapaabot ko ang aking hangarin na magkaroon ng kapayapaan sa aming bayan. Sa simula, hindi maunawaan ng mga aswang ang layunin ni Mang Miguel. Subalit, sa kabila ng kanilang pagkakatagpo, nagbago ang takbo ng kanilang pakikipag-usap. Napagtanto ng ilan sa kanila ang katotohanan na hindi lahat ng tao ay may masamang intensyon. Sa tulong ng anting-anting at kanyang pagsasanay ng puso, naging tulay si Mang Miguel sa pagitan ng tao at mga aswang. Nagsanib kwersa sila upang itaguyod ang kapayapaan at magkaroon ng mas maayos na ugnayan sa kagubatan. Ang kanyang kwento ay kumalat sa buong bayan, nagbibigay inspirasyon sa iba pang tagapagtanggol ng bayan na pag-isahin ang lakas at pag-unawa. Ang anting-anting ni Mang Miguel ay naging sagisag ng pagkakaisa at pag-ibig, hindi lamang laban sa mga aswang kundi pati na rin sa sariling pusong puno ng pagmamahal sa kalikasan at kapwa. Ang pag-usbong ng bayan ay nagsimula mula sa pag-usbong ng kanyang puso. Sa paglipas ng mga buwan, nagtagumpay si Mang Miguel sa pagtataguyod ng kapayapaan sa kanyang bayan. Ngunit isang araw, dumating ang masalimuot na balita, may naiwang grupo ng masasamang aswang na nagbalak ng paghihiganti at pagsalakay sa bayan. Handang-handa si Mang Miguel para sa kanyang huling laban. Dala-dala ang anting-anting, nag-ensayo siya ng mga ritual at pagsusuring loob sa kanyang sarili. Alam niyang ito'y hindi lamang isang laban para sa kanyang bayan kundi pati na rin sa lahat ng mga puwersa ng kagubatan. Nang dumating ang gabi ng laban, nakipagtagpo si Mang Miguel sa mga aswang sa lugar kung saan dati sila nagkakatagpo. Agad na sumiklab ang paglalaban, at ang anting-anting ni Mang Miguel ay nagliyab ng mas maliwanag kaysa kailanman. Ang kanyang mga kilos at galaw ay isang sining ng pagsanib ng lakas, tapang, at pagsusuring loob. Sa gitna ng naglalakihang laban,
na pagtanto ni Mang Miguel ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Tinawag niya ang mga aswang na magbago at isuko ang kanilang masamang hangarin. Nang makita ng mga ito ang liwanag ng kanyang anteng-anteng at ang tapang ng kanyang puso, unti-unti silang nagbalik loob. Sa wakas, nagtagumpay si Mang Miguel sa kanyang huling laban. Ang bayan ay nasadyot mula sa malupit na panganib, at ang mga aswang na dati kaaway ay naging mga kakampi sa pagtataguyod ng kapayapaan. Ang kwento ng anteng-anteng ni Mang Miguel ay naging buwaran ng pag-asa, tapang, at pagkakaisa. Isang kwento na nagpapakita kung paanong ang lihim na lakas ng puso at ang paggamit ng kakaibang kapangyarihan ay maaaring magsilbing daan patungo sa kapayapaan at pag-unlad. Matapos ang matagumpay na laban ni Mang Miguel, nagkaroon ng kapayapaan sa bayan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi nawala sa kanya ang pangangailangan na pasalamatan ang itim na duwende na nagbigay sa kanya ng anteng-anteng. Isang umaga, naglakbay si Mang Miguel pabalik sa kagubatan na kinagisnan niya. Doon, natagpuan niya ang maliit na puwang kung saan unang lumitaw ang itim na duwende. "Salamat sa pagtulong sa akin at sa bayan," bulong ni Mang Miguel. Bigla, naglahad ang itim na duwende mula sa lilim ng puno. "Mang Miguel, ako ang nagpapasalamat sa iyo. Ang iyong tapang at puso ang nagdala ng kaganapan sa ating kwento." Daladala ng itim na duwende ang isang malaking bituin na nagliliyab ng masigla. "Ito ang regalo ko sa iyo, Mang Miguel. Isang bituin na nagtataglay ng kapangyarihan ng kasiyahan at pagmamahal. Sa tuwing makikita mo ito, alalahanin mo ang yaman ng iyong puso at ang tagumpay ng iyong paglalakbay." Bumalik si Mang Miguel sa kanyang bayan na puno ng kasiyahan at pasasalamat. Sa bawat gabi, naglalakbay siya sa kagubatan at tinatanaw ang bituin na regalo ng itim na duwende. Ito'y nagiging sagisag ng tagumpay, hindi lang sa pakikipaglaban sa aswang, kundi pati na rin sa pagtibay ng puso at pag-uugma ng mga puwersa ng kagubatan. Habang ang kwento ng anteng-anteng ni Mang Miguel ay laging mabubuhay sa alaala ng mga tao, ang kanyang paglalakbay ay nagpapatuloy. Isang pagtuklas at pagpapayaman sa puso, kasama ang nagliliyab na bituin na nagdadala ng kasiyahan sa bawat sulok ng bayan. Sa pagtagumpay ni Mang Miguel, naisip niyang gawin ang isang mahalagang bagay bago tuluyang maglaon. Nagtungo siya sa lugar kung saan unang nagpakita ang itim na duwende at nagbigay sa kanya ng anteng-anteng. "Doon ka pala, kaibigan," bulong ni Mang Miguel sa sarili habang nakikipaglakbay. Sa pagdating niya sa maliit na puwang sa puno, isang masusing lihim ang kanyang nadatnan. Walang anino ng itim na duwende at tila'y naglaho na. Naisip ni Mang Miguel na mag-iwan ng pasasalamat kahit wala na ang itim na duwende. "Maraming salamat sa tulong mo. Ang anteng-anteng na ito ay nagdala ng pag-asa at tagumpay sa aming bayan." Biglang may narinig siyang boses mula sa malayo. "Hindi ako nawawala, Mang Miguel." Lumitaw sa harapan niya ang itim na duwende, mas maliit at mas nukulit kaysa unang pagkikita nila. "Kahit hindi mo ako makita, nandito pa rin ako sa iyong puso. Ang anteng-anteng na ibinigay ko sa iyo ay hindi lamang nagtataglay ng kapangyarihan, kundi nagbubukas din ng pinto para sa mga taong naghahanap ng kanilang sariling lakas. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan ng sapat," sabi ni Mang Miguel, "ngunit hinihiling ko sana na maging mapayapa ka at makamtan mo ang kasiyahan na dala ng iyong kabutihan." Ngumiti ang itim na duwende at nagbigay sa kanya ng isang maliit na kaharian na puno ng bulaklak at lihim na liwanag. "Ang pagtulong ay biyaya, Mang Miguel. Ang anteng-anteng na iyong dala ay patunay ng iyong sariling kabutihan. Sa paglipas ng panahon, ang mga tulad mo ang nagbubukas ng landas para sa kaganapan at kapayapaan." At tulad ng pagdating ni Mang Miguel sa buhay ng bayan, naglaho ang itim na duwende, iniwan si Mang Miguel na puno ng pasasalamat at pag-asa. Ang kanyang kwento at ang anteng-anteng ay nagiging bahagi ng mga alaala ng bayan,
isang nagbukas ng pinto sa mga panibagong pag-asa at pagsulong ng kaharian ng kagubatan. Sa paglipas ng mga taon, naging isang pambansang bayani si Mang Miguel. Ang kanyang kwento at ang anteng-anteng na ibinigay ng itim na duwende ay nagdala ng liwanag at inspirasyon sa bayan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi siya nagiging palalo at patuloy pa rin sa kanyang misyon. Isang araw, habang siya'y naglalakbay patungo sa kagubatan, nadatnan niya ang isang batang naligaw. Tinulungan ni Mang Miguel ang batang nawawala at nagbigay sa kanya ng payo. Hindi alintana ang kanyang pagod, ipinakita niya sa batang yun ang tunay na diwa ng pagmamahal at pag-aalaga. Nagbalik si Mang Miguel sa lugar kung saan unang nagtagpo sa kanya ang itim na duwende. Daladala ang anteng-anteng, nagdasal siya ng pasasalamat para sa lahat ng biyayang ibinigay sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na lumitaw ang itim na duwende, ngunit ramdam ni Mang Miguel ang kanyang espiritu na patuloy na nagbabantay sa kanyang landas. Napagtanto ni Mang Miguel na ang anteng-anteng ay hindi lamang isang gamit na nagbibigay ng kapangyarihan, kundi isang simbolo ng pagkakaisa at pag-asa. Sinimulan niya ang isang proyektong naglalayong itaguyod ang edukasyon at pag-unlad sa kanyang bayan, upang ang susunod na henerasyon ay magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Sa bawat hakbang ni Mang Miguel, ang kwento ng kanyang anteng-anteng ay patuloy na isinusulong ang diwa ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Ang landas na kanyang tinatahak ay hindi lamang para sa kanyang sarili kundi pati na rin para sa buong komunidad. Ang kabanata na ito ay nagtatapos sa isang masalimuot at puno ng pag-asa na pagsasanib ng mga biyayang espiritual at likas na pagmamahal. Ang anteng-anteng ni Mang Miguel ay patuloy na nagiging gabay at inspirasyon, na naglalayong magtagumpay ang kanyang bayan sa harap ng anumanmang hamon. Nagdaan ang 8 dekada mula nang magsimula ang kwento ni Mang Miguel at ang kanyang anteng-anteng. Sa kabila ng mga pagsubok at panganib, tuluyan ang naayos ni Mang Miguel ang kanyang bayan. Ang anteng-anteng ay naging sagisag ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Sa paglipas ng panahon, nag-usbong ang bayan na puno ng buhay at pag-asa. Ang mga tao ay nagsanib puwersa upang itaguyod ang kaunlaran at kapayapaan. Ang kwento ni Mang Miguel ay nagdala ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon, nagtanim ng halimbawa ng dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Hindi na kasing matindi ang takot sa mga aswang, sapagkat ang diwa ng pagkakaisa at pagmamahal ay bumalot sa bayan. Ang mga batang ng arap ng pagbabago ay sumunod sa yapot ni Mang Miguel, nagdala ng bagong sigla at lakas sa kanilang komunidad. Sa 8 dekada, nagdiwang ang buong bayan ng isang malaking kapistahan. Sa harap ng mga tao, nagtagumpay si Mang Miguel na maipasa ang kanyang anteng-anteng sa isang masigasig at mabait na bata, na itinuturing niyang parang anak. Sa iyo, batang ito, ipasa ko ang diwa ng pagmamahal at pagtutulungan. Ang anteng-anteng na ito ay hindi lang simbolo ng tagumpay kundi pati na rin ang pangako na magtataguyod ka ng katarungan at kabutihan sa bayan, sabi ni Mang Miguel sa batang tagapagmana. Mula sa pag-aari ng manggagamot, ito'y naging bahagi na ng buhay ng bayan. Ang kwento ng anteng-anteng ni Mang Miguel ay tuluyan ng naging alamat na nagdudulot ng inspirasyon at pag-asa sa lahat ng naninirahan sa lugar. Sa bawat pagdaan ng mga araw, ang kwento ni Mang Miguel at ang kanyang anteng-anteng ay nananatiling buhay at nagiging gabay sa lahat ng mga puso na puno ng pagmamahal sa bayan. Sa pagtatapos ng mga dekadang tagumpay, nagtagpo si Mang Miguel at ang batang tagapagmana sa isang payapa at luntiang lugar sa kagubatan. Ang batang tagapagmana ay lumaki na may malasakit at dedikasyon sa bayan, na nagpapatuloy ng nasimulan ni Mang Miguel. Batang tagapagmana, wika ni Mang Miguel, ang oras ay lumipas ngunit ang diwa ng pagmamahal sa bayan ay hindi nagbabago. Handa ka na bang pamunuan ang ating bayan at itaguyod ang kanyang kaunlaran? Salamat po, Mang Miguel, sagot ng batang tagapagmana.
Ang inyong mga aral at ang anteng-anteng ay nagbigay liwanag sa aming landas. Nais ko pong ipagpatuloy ang inyong gawain at protektahan ang bayan mula sa mga pangani. Bilang paghahanda sa hinaharap, nagdaos sila ng seremonya upang italaga ang batang tagapagmana sa mahalagang tungkulin. Isinagawa ang mga ritual at panalangin para sa patnubay at lakas. Sa pagtatapos ng seremonya, iniabot ni Mang Miguel ang anteng-anteng sa batang tagapagmana. Ito ay hawak mo na ngayon. Ang anteng-anteng na ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng pag-asa at pag-unlad. Gamitin mo ito ng may pagmamahal at pag-aalaga sa bayan. Sa pagtanggap ng batang tagapagmana sa anteng-anteng, nagliyab ito ng liwanag at nag-angat ng masigla. Isang simbolo ng paghahanda sa mga pagbabago at pagtataguyod ng kapayapaan. Mula sa kagubatan, naglakbay silang dalawa patungo sa bayan. Ang kwento ng anteng-anteng ni Mang Miguel ay nagpapatuloy sa pag-usbong ng mga henerasyon, isang sagisag ng pagsasanib ng mga puso at ng landas tungo sa mas maaliwalas na hinaharap. Ang bayan, sa ilalim ng bagong liderato, ay naghihintay sa pagdating ng mas maraming tagumpay at pag-unlad. Ang kwento ng anteng-anteng ni Mang Miguel ay naglilingkod bilang gabay at inspirasyon sa lahat ng mga nagmamahal sa bayan, nagtutulungan upang gawing mas maliwanag ang kanilang kinabukasan. Sa paglipas ng mga taon, tuluyan ang nagtagumpay ang bayan sa pagpapalaganap ng pagmamahal, pagkakaisa, at pag-unlad. Ang batang tagapagmana, na ngayon naging mahusay na lider, ay nagpatuloy sa mga yapot ni Mang Miguel, na sa kabila ng pagkawala, ang alaala ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Nang dumating ang isang espesyal na pagdiriwang sa bayan, nagkaroon ng pagtitipon upang gunitain ang tagumpay ng pag-asa. Ang mga tao ay nagkakaisa sa pangarap na itinanim ni Mang Miguel, at ang anteng-anteng ay naging simbolo ng pag-unlad at tagumpay sa laban ng bayan laban sa aswang. Sa isang maliit na seremonya, ibinigay ng batang tagapagmana ang anteng-anteng kay Mang Miguel, na simbolo ng kanilang pagpapakita ng utang na loob at pagpapatuloy ng nasimulan niyang paglalakbay. Ang anteng-anteng ay nagliyab ng masigla, nagdala ng lihim na liwanag, at nagbigay inspirasyon sa lahat ng mga tao na nagsanib puwersa sa pagtataguyod ng kanilang bayan. Ang anteng-anteng na ito ay hindi lang simbolo ng aming pagkakaisa kundi pati na rin ng pag-asa at lihim na lakas na taglay natin sa bawat isa, ani ng batang tagapagmana. Sa pagtatapos ng araw, nagtampok ang langit ng isang masigla at makulay na palamuti. Ang bayan ay sumiklab ng kasiyahan at tagumpay, na nagdala ng galak at pag-asa para sa mga henerasyon pa na darating. Ang kwento ng anteng-anteng ni Mang Miguel ay nananatiling buhay sa mga puso at alaala ng bawat mamamayan ng bayan. Ito ay nagpapatuloy sa pag-usbong, isang inspirasyon na nagbubukas ng daan sa mas makulay na hinaharap, na puno ng tagumpay at pag-asa. At dito nagtatapos ang ating kwento, Kapangyarihan sa Itim na Duwende. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.